mga Marites! Hindi lang pang chismis ang ating Marites, kundi pang sports pa, at syempre ang authority dyan, ang ating Unbeatable! Hello mga ka-Marites! Dito sa Marites University, nandito tayo sa ating proportion na sports. Yes, oh, kasi last week, binalita natin yung mga PBA player na nasangkot sa Cebu Brawl. Oo, ano nangyari na lang. Pinatawa na sa pangunguna ng team ng Rain or Shine, kung saan kasali si Bo Belga, yung nagbato ng bola tapos may takbo. Diba? Ang nakakaloka ang pinataw sa kanya ng Rain or Shine. Ano? 50,000? Hindi lang 50,000. 15 days. Nang 15 days worth playing ng kanyang salary. So kasi sa isang buwan, may isang million ka. Kolohoting million ang pinataw sa kanya. Ay, kung kumita naman siya rin, bakit ba hindi? Ay, kasi ano naman yung kinita nila? Kasi exhibition games lang yun din. Mm-hmm. O, diba? So, yan nga ang pinataw kay Bo Belga. Pati na yung mga ibang players, kagaya ni na, tawag nito, si Ray ng Bata. Ah, kasama ni si Ray. Si Ray, si JR Kinyahan ng NLEX. Si Robert Bolick ng Northport. No. Si Gio Halalo ng Magnolia. Okay. Diba? Bukod pa sa ipinataw ng PBA na 50,000 pesos bawat isa. So meron pa. Meron pa na binamulta sila. Pero yun mo, nag-imbita lang dahil sa may piyesta, exhibition games. Yan ang sinabi, nakaaway-away, nagkagulo-gulo. Ayan. Eh, yung kasi. Hindi naman kasi dapat kasi ginagawa yung init ng ulo, papakita mo doon. Huwag bang exhibition lang. Exhibition nga. Binatiyo sa yung bola doon sa kalaban. Tapos nung susugurin ng kalaban, tumakbo. Bongga! Yun na. Boxibition yun. Okay na rin yan. Nagiging lesson, ano din yan. Wow. Yan. Mga professional po kayo. Yan na. Mm. Samantala, si Ian Sanggalang, idedemanda naman yung Singaporean businessman na nag-akusa sa kanya ng game fixing. Mm. Yan na. Si Ian Sanggalang, kasi dininay ni Ian Sanggalang, taga Magnolia yan na, player so, ng Magnolia. So, hindi totoo yan, yung game fixing na yan. Sabi niya, kasi itong si Kwa Wei Kwan, isang Singaporean na negosyante. Huawei Kwan. O, di ba? Parang mga sinasabi pag nagko-Korean news ka. Si Huawei Kwan. Di ba? Isang Singaporean businessman ito na nakikialam sa mga patakbo ng Philippine Basketball Association tsaka sa Thailand Basketball League. Sa Thailand, naglaro dun sina Almon Bosotros, tapos yung mga iba pang players ng PBA. Tapos sinabi niya, itong si Ian Sanggalang di umano, during the time na naglalaro ito dito sa PBA yan ng Philippine Cup Finals laban sa kalaban nila? San Miguel. Laban sa San Miguel, sabi nito ni inakusahan nito ni Huawei Wandel, nakipag-usap daw siya at inalok niya ng $70,000 itong si Ian na tinanggap ni umano nito para ilaglag ng laro. Laki nun ah. Dininay ngayon ito ni Sanggalang. Sabi niya, hindi yan totoo. Oo, malaking diba? Akusasyon talaga sa kanya. Dahil dyan, ididimanda niya itong Singaporean businessman na to na wala pang aksyon, although ang PBA ulit. Sabi nila, nagbubuo sila ng team, ni-report natin last week, nagbubuo sila ng committee para pag-aralan yung tungkol sa mga game fixing na yan. Oh, pero baka nga nito to, kasi malakas ang loob niya mag-demand eh. At magsabi siya, mag-deny siya. O, diba? Yeah. Meanwhile, si Jojo Lastimosa, congratulations Jolas. Mm. At si Mickey Williams, best buddies na ngayon matapos magkaroon ng hidwaan. Nagkaroon pala ng... Ganun ba yan? Oo, kasi itong si Jojo, from assistant coach, kinuha siya ng TNT para maging head coach at the same time, team manager. So, dalawang kanyang posisyon doon sa TNT na nag-champion kamakailan itong huling conference. Player niya ito. Ito pa lang si Mikey Williams na naging best player po of the conference. Ang hilig mag-absent sa mga practice dahil ginagabi, inuumaga sa pag-attend. Pagpunta-punta at meron yata mga Pilipinang kakulandidingan itech. Mahilig daw sa mga spa, masahe. So minsan, na-skip niya practice na hindi niya nai-inform ang team. Pumasok itong si Jolas. Napaka-professional. So kinagalitan niya. Pero nung mag-champion na sila, close na sila kasi nagkahulihan ng loob. Magsama na sila sa pinupuntahan ni Williams. May bromance na sila ngayon. Yun na. Bromance na yung nag-uusap na lang madalas.
Tapos iniimbitahan na yung mga pamilya-pamilya na ganyan. O, pamilya-pamilya daw talaga, no? So yun, ang emote dyan. And ang last item natin, ito, Scottie Thompson, Japheth Aguilar, Junman Fajardo at iba pang key players, malabo na raw pong makapaglaro sa Gilas team para sa darating na kampanya natin sa SEA Games ngayong May 5 to 17 sa Cambodia. Bakit talagang malabo na talaga? Si Scottie, kabuanan ng kanyang misis. Bilang first time ano siya, daddy kailangan daw bantayan niya ang kanyang asawa. Kasi yung period na May, importante. At saka, di ba? Okay. Yun lang talaga. Yun lang. Choice niya yun. Tapos itong si, ano, si Junmar at saka si Japheth, pareho naman silang may ini-injury. Oh, 'di ba? So malabo pa, nagpapagaling pa, etcetera, etcetera. 'Di ba? Tapos yung ibang players diyan, sina Jamie Malonzo, na Malonzo yung isa. Si Mikey Williams, nag-beg off na sila. Yes. Bakit? Eh, siguro may kanya-kanya dahilan. Dahil ala ko dahil wala yung tatlo. Ah, hindi naman. Iba-ibang team sila eh. Kaya lang 'yon, kung sino matitira sa team Gilas natin sa darating na Cambodia SEA Games, good luck na lang po. O, yan ang ating pansamantalang emote dito sa Unbearable Sports, dito sa Maritas University. Ako ang yung call pa pang Unbearable Sports. Uy, mag-subscribe na kayo. Bilis na!